commercial muna. Commercial muna. May nagdala ng ice cream. Sponsor? Hulaan nyo. Joke. May banat dito. As in ka ba? Kasi as in crush kita. Baklan to. Kinikinig ako pa. Ikaw itong bakla. Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, I share ko sa inyo yung mga 10 tips na nagather ko sa mga friends ko na mga board passers. 10 study tips on how to pass the board exam. So, before that pala, gusto ko munang magpasalamat sa akin 50,000 subscribers. Maraming po salamat sa support nyo. Thank you, thank you, thank you. Hindi ko po in-expect na kaabot ako sa ganung kadami subscriber. Like, my heart is so happy. Thank you so much. Hindi ko alam kung paano ipasalamatan. Maraming maraming salamat. Ako okay ko, pero kasi sobrang saya ko lang. Okay. And then, ayun nga, before ko simulan tong tip na to, i-insert ko din pala yung clip ko kahapon kasi nagpunta ako kahapon sa Lasal. Nag-enroll ako. But, I mean, hindi pala ako totally nakapag-enroll kasi hindi ako nakapag-bayad kasi half day lang yung Lasal every Saturday. Tapos kung salita, no? Ayun, half day lang yung Lasal every Saturday. So, mabalik pa rin ako next week para makapagbayad and then, yun, for ID. So, insert ko yung clip in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so, hi guys, I'm here na. It's na ambon. Medyo maulan. Maulan pa din. I'm shy mag-vlog. Ang daming tao. Kunin ko na yung result ko. Okay guys, so nakuha ko na yung pre-enrollment form ko. And pinayagan ako mag-enroll ng dalawang subject. But, two subjects muna i-enroll ko kasi kailangan ko mag-adjust. Ang time, ayan, lakot ko naman. So na, pupunta na ako doon para mag... ko alam mag next step. Basta pupunta na ulit ako doon sa Ayun Tamien. Ito na building. Para mag-enroll. Hindi, nandun pa sila mo. Yung babalik ulit ako dun sa... Yung tamang to. Oh my gosh. Parang ma-print na yung enrollment form ko. Balik-balik. Okay, ito ko yun. Kayo ulit na mo. Okay, so okay na. Ang na-enroll ko is advanced stat and research method. Advanced research method. So, bali, yun yung mga subject na ayaw ko. College ako. Mga subject na iniyakap ko talaga. At napaisip ako kung gusto ko ba talaga mag-psych. Pero, kailangan natin siyang harapin ngayon. Face your fears. And, ayun, palabas na ako. Gutom na ako. Almost 2 o'clock na. Hindi pa ako nakakain ng breakfast. Ay, para sa pangarap. So, I'll see you guys later. So there you go guys, so yun na nga, nakita nyo na yung nangyari sa akin kahapon. And supposedly ay, kahapon din pala nakita kami ni JM, nanood kami ng sine. Pero hindi ko na na-videohan yun kasi nalobat yung phone ko, so sayang. Pero nag-vlog siya dun, so abangan nyo na lang sa channel niya. So let's start this vlog na. This vlog is going to be about study tips on how to pass the board exam. So pwede nyo rin itong i-apply kung mga estudyante pa lang kayo na o napapanood nyo itong video na to. Pwede nyo itong i-apply sa kapag meron kayong mga exams like finals, midterms, and if first grading exams, yung mga gano'n, yung mga... Basta every time na may exam kayo, pwede nyo itong i-apply kasi in general naman to. So as you know, I'm pursuing my career in clinical psychology. Actually, mag-MA pa lang ako. Mag-start pa lang ako, probably next week. And, ayun. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga tips ko. And, nag-research din ako. Nagtanong-tanong din ako sa mga friends ko na board passers.
kung ano yung mga study tips nila na pwede kong i-share sa inyo. So yun, so this, so may konting credibility naman tong bibigay ko sa inyo mga tips. So if you want to know, please keep on watching. So tip number one, reassess yourself. This tip is from Fatima Mox, MBA. Let's start. First thing you should do before, you know, taking a board exam, you have to reassess yourself. So, syempre, during those 4 years or 5 years in college, ito namang mga subject na exam mo is familiar ka na din, di ba? Na-take mo na sila. And you have to reassess kung saan subjects ka mahina, kung anong subject yung weakness mo, and kung anong subjects yung pwede mo maging strength. Kasi ang, di ba, ang subject, ang per percentage yan eh. Sa amin kasi, 4 subjects kami. Ab-psych, industrial psych, theories of personality, and psych assessment. So, yung first 3 subjects na sinabi ko, dikto 20% yun. And yung last subject, yun yung 40%. So, malaki yung hatak nun. Kapag medyo alanganin ka dun, malaki yung hatak nun pababa. So, tendency, kailangan kung ano yung pinaka mas mataas na percentage, yun yung kailangan mong tutukan na subject. Ako, dun ako mahina. So, dun ako mas nag-focus. So, yun. Start from there. Then, you can manage your time. Hatiin mo yung oras mo. Syempre, maglaan ka ng enough time, ng mas maraming time dun sa subject na nahihirapan kang intindihin. And then, syempre, huwag mo rin papabayaan yung mga ibang subject na huwag kang magpakakampante, diba? Sa mga subject na nadadarian ka. Kasi pag naging overconfident ka, tendency papabayaan mo yung subject na yun. So, hindi ganun. Dapat laging nasa isip mo is, I need to know more about this theories. I need to know more about this disorder, mga ganun. Kailangan, palagi kang curious, diba? Kailangan sa isip mo na madami pa akong hindi alam. Para in that way, magiging motivated ka to know more. Yun ba? Okay, so, second tip is time management. Okay, so, emphasize ko lang tumaigi, ha? Okay. Sobrang importante nitong sasabihin ko sa inyo. Ako kasi, personally, medyo OC ako sa oras. Okay? So, para sa akin is, time is gold. I'd rather invest yung oras ko sa mga bagay na may matutunan ako, may ma-acquire akong knowledge, and sa mga, dun sa mga bagay na alam ko na mag-grow ako. So, pag alam ko na medyo I won't waste my time doing crappy things, you know, or yung mga bagay na napipilitan lang ako, I won't waste my time sa ganun. So, yun. So, ito na nga, nung nag-review ako, nung siguro April 2017 ako nag-start mag-review, and then yung exam ko is October 17. So, I had 7 months to review. I plan ahead. Nag-print ako ng calendar, alam niyo yun, yung parang, basta meron nun sa Google, pi-print mo lang. And then yung parang big, blank siya, blank yung mga day. Meron doon, syempre, ang ginawa ko, everyday may mga schedule na subjects ako aaralin. So, I did, ang ginawa ko doon is, for example, Monday, I have to read 3 chapters. Say, 3 chapters ng Theories of Personality. Kailangan ko yun mabasa within that day. So, ang gagawin ko, gigising ako na maaga, 7 a.m. Dapat, nakaligo na ako, nakakain ako ng breakfast. Then, mag-start ako magbasa. Pag nagbabasa ako, ang ginagawa ko, gina-jot down ko din yung notes. Yung important notes lang. Para kung sakali na may nakalimutan ka, yung notes na yung babalikan mo, hindi na yung libro, hindi na yung maghahanap pa dito. Saan nga ba yung ganun? Page nga ba yung... No. Waste of time yun. So, yun. So, time management pa din to. Ang tip dun sa amin sa RGO, yung review center ko. Ang tip dun is, mag-aral daw ng 7 a.m. to 4 p.m. or 5-6 pag gusto mo mag-OT. Mag-aral daw ng ganung oras para yung brain mo nasasanay
Kasi diba, usually, ang oras ng board exam is 7 to 4. So, pag ganung oras ka nagre-review, yung brain mo, sanay na siya mag-function ng ganung oras. So, mas capable ka na makapag-think critically, di ba? Ganun. So, mas, bukod sa madami ka na mas madami kang ma-absorb ng mga ganung oras kasi nga, yung brain mo, fresh pa, hindi ka pagod. So, ayun. Ganun yung, as much as possible lang naman. Pero kung nagtatrabaho ka, siguro make time pa din. Kahit sa gabi. Kanya-kanyang study habit. Ako kasi, may work ako nung dati. And nag-resign ako. Pinag-resign ako nung ni daddy. Sabi niya, mag-focus na lang ako sa pag-review ko. So, ayun. I did that. And, ayun. Okay naman. Nakapasa naman ako. So, no regrets. So, itong tip number 3 is from my sister, RPH. RPH siya. So, eto. Tip number 3 is, know your effective study habits. Kumbaga may mga discarte na kayo kung paano kayo mag-aral talaga, di ba? Siyempre, ilang taon na kayong nag-aaral. I mean, say, kunyari, high school ka, di ba? Pag may exam ka, paano ka mag-aral? Aral ka, nakahiga. Nag-Mobile Legend, nag-abasa ka gano'n. I don't know, kanya-kanya kasi yan ang ano eh. Kanya-kanya yan ang study habit. Kung mas effective sa'yo yung gano'n, edi gano'n. Ako kasi, alam niyo po, next yung mga initials ng mga ano. So, hindi kasi ako masyadong... Malilimutin talaga ako sobra. And kapag gumagamit ako ng mnemonics, medyo mas natatandaan ko. Okay? Or mnemonics or make a story dun sa mga initials nung... For example, enumeration. For example, signs and symptoms ng ganitong disorder. Schizophrenia, FIBAD. Kasi yung dating instructor dun sa... instructor pa din siya ngayon. Yung sa review center dun sa yun nga yung sa RGO. Ganun yung ano niya, ganun siya magturo, yung mga kanta, kinakanta talaga sa paggamit ng mnemonics dun sa ano kasi yun eh, disorder. So medyo, kung ano yun mo, sobrang dami nun. So ganun niya kamitin. And yun din, pag nag-aaral kayo, yung posture niya is very important yan. Pag nag-aaral kayo ng naka-slouch, so ganyan. Ewan ko. Para ba slouch? Basta nakaganyan. Tapos, or nakahiga. Nakahiga kayo, kunyari. Walang... Ewan ko. Pagka kasi ako nakahiga, makakatulog na ako. Ako kasi yung kaibigan yung masan. Masan dal tulog. Oo, seryoso. Kahit saan, kahit... Lalo na sa biyahe. Lagi akong tulog sa biyahe. Talaga, ang postures. Napansin ko din yun. Kasi dati nga talaga, nung college ako, nakahiga ako lagi. And then parang... Lagi akong nakakatulog po, nag-aaral ako, wala akong na time management, diba? Ako kasi nung nag-review ako, iniwasan ko lahat. Lahat talaga. Social media, wala. Deleted. Pati nga phone ko, hindi ko dinadala pag nag-review ako eh. Alam nyo, dala ko. I mean, pag napasok ako sa review center. Alam nyo, dala ko. Yung fidget spinner, uso pa yung dati eh. Ganun-ganun lang ako sa biyahe, ikot-ikot lang. Hindi talaga kasi parang kahit sa review center, Facebook, wala, parang ano kasi ako talaga, kaya distracted ako masyado. Kaya, wala rin namang ibang tutulong sa akin kundi ako, diba? So, ginawa ako, dinilit ko lahat ng app ko, Facebook, IG, Twitter, Tumblr, lahat, deleted. Iniwas ko yung sarili ko sa distractions. So, ayun, may naman suggest ko sa inyo, kasi parang, say, kunyari, sige na nga, 5 minutes lang, nakatapos na naman ako, pahinga muna ako ng isang chapter. Scroll ka lang sa IG, oh. Pagkita mo, isang oras ka na nag-scroll. Diba, sayang yung oras. Nakakalahating chapter ka na sana nun, or, diba? Sayang oras. Okay, so, tip number 3. Motivation and discipline. So, this tip is from Erica Ning CPA. So, motivation and discipline. So, kailangan ma-establish mo yung self-discipline mo during review days. Kasi everything na gagawin mong preparation, doon nakadepend if you will pass or you will fail. So, if you fail to prepare, then you're preparing to fail. Diba? In short, nasa sayo. Nasa sayo kung makakapasa ka. So, walang ibang tutulong sayo. You have to help yourself. Kasi,
dude, walang ibang makakagawa niyo kundi ikaw lang. Alam mo yan. So, self-discipline lang. Practice that. And then, ito. Hindi ka palagi motivated. There will be days or mornings na gigising ka sa umaga and then mapapatanong ko na sa sarili mo. Ba't ko ba ginagawa ito? Hirap-hirap. Hindi ko na kaya. I mean, natural lang yun na magkaroon ka ng self-doubt. Pero, huwag kang tumigil dun sa negative thought na yun. Huwag kang magpakain sa negativities. Okay? Instead, itwist mo yung negative thought na yun. Turn it into something positive or something na makakapag-motivate sa'yo. So, ganito. Ako ba ginagawa to? Kasi gusto kong magkaroon ng suffix sa end ng pangalan ko. Kari David RPM. Dude, RPM. Diba? So, divert mo lang yung convert mo lang yung negative thoughts mo into something positive. I mean, it can help a lot. Huwag kang ma-stuck dun sa negative thought mo. Na hanggang dito na lang ako. No, you can do better. You can always do better. Nasa sa'yo lang yun. Ako, dumating din ako sa time na yun. Especially nung malapit na yung board exam. Like, kaya ko ba? Tutuloy ko ba? No, ganun. Ganun ako kasi parang nagpa-panic na ako ng sobrang anxious, sobrang stress. And then, yung best friend ko, ganito ginagawa niya. Siyempre, sa kanya ako nagkasabi. Yung best friend ko si Sam. Shout out Sam, dude. Ayun. Every time na ganun, ganun yung mood ko. Alam na ni Sam yun. Sasendan niya ako everyday. I mean, everyday niya ako sinasendan ng inspirational quote, motivational quotes na sample like, can do, you never give up, you can do it, just do it, yung mga ganon. Pero madami, sobrang dami. Ganon, every morning, lagi niya akong sinesenda ng ganon. And sobrang importante pala ng support system mo. Like, yung family, yung friends, no. Pero nung time na yun, kasi wala akong love one doon. Actually, yung time na yun, parang broken hearted din yata ako. And then, sobrang down ko nun. And then, kinonvince ako ng ate ko na mag-take ulit ako ng board exam. Kasi second taker na ako eh. Nung first time, petex na kasi parang kakagraduate lang namin noon. And ako, ewan ko pa kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko. Hindi ko pa alam. Pero graduate na ako noon ng college siya. And then, yung mga classmate ko, nag-take sila ng board exam. Kasi, take na rin ako. Pero sila, nag-review center sila. Okay, hindi ako nag-review center ako, pero yung distance learning, dito lang sa bahay. Bali, ang binili ko lang is yung mga review materials lang. So, ganun lang ginagawa ko. Dito lang ako sa bahay. So, parang wala akong motivation talaga mag-aral. Nanonood na ako ng, yung kay Agnes tsaka kay Sander. Yun na nga, basta second take ko na. Then, this time, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko na makapasa na kasi nakakahiya na kung babagsak naman ako. So, yun. Pinush ko yung sarili ko to the limit. Luckily, nakapasa naman ako. So, yun. Pinupointan ko lang is, sobrang importante ng support system. Kasi pag sobrang down ka na, sila, yung mga tao na aasahan mo na mag-lift up sa'yo. Pag hinang-hina na yung loob mo, yung parang wala ka ng believe sa sarili mo na parang, ilang beses mo na nabasa tong chapter na to, pero parang wala ka na absorb. Yun. Dun sila papasok. And they can really help a lot. So, yun. So, fifth tip. Positive mindset. This tip is from Engineer Pido, Ralph. What's up? So, yun. Basic lang to. Law of attraction, di ba? Positive mindset. Law of attraction lang. So, whatever the mind of a man can conceive and believe, it can achieve. From Google. Ginugol ko lang yun. Pero ang ganda naman, di ba? Tama naman. Whatever the mind of a man can conceive and believe, it can achieve. So, law of attraction. Parang ganun din. Kung ano yung pinapaniwalaan mo, bawa, say,
board exam. So, isip mo na, hindi ako makakapasa. Hindi ko kaya to. Hindi ko kaya to. So, you won't do something about it. Parang panghihinaan ka na ng loob. Ganito ko na lang. Then hanggang sa nag-board exam, yun nga yung nangyari sa akin nung first take ko. Ganun yung nangyari sa akin. This time, what I did is, naniwala ako sa sarili ko. Yun yung ano eh, yun yung pinaka core. Pinaka dapat kong ano muna, establish yung faith mo sa sarili mo na kaya mong gawin tong bagay na to. Kasi sila, naniniwala din sa'yo. Alam mo yun. So yun, you have to believe na makakapasa ka kasi ba't ka pa nag-review? Bakit ka pa mag-take ng licensure exam kung hindi ka naman naniniwala sa sarili mo? So yun yung diba? You have to believe yourself. Kasi ngayon ka pa ba magda-doubt sa sarili mo after 4 or 5 years mong pinaghirapan yung course mo? Ngayon ka pa ba magda-doubt? And nakasurvive ka nga nung time na yun, diba? Nung 4 years, 5 years. Ano ba naman yung another 4 to 5 months na paghihirap pa para makuha mo yung lisensya mo, diba? Parang yun na yung pinaka-fruit ng labor mo, diba? So parang sobrang sarap nun pag nakuha mo na yung lisensya mo. Parang surreal. Sobra. Iba yung feeling. Kaya, don't quit, okay? I have faith in you. Naniniwala ko sa'yo. Kaya mo yan. Don't quit. Kacha! Fighting! Sixth step is to aim higher. Aim higher. Always, always aim higher, okay? Kung di ba sobrang impas. Okay, the real goal here is to top the board exam. Top the board exam. Hindi yung makapasa ka lang. Top the board exam. So, yan ang mindset na, yan ang i-mindset mo. Yan ang goal. Yan ang totoong goal. Yung mag-top ka sa board exam. Okay? Wag yung basta makapasa lang. Huwag ganun. Kasi, if ganun yung mindset mo, ang gagawin mong review or aral is yung basta nakapag-aral na lang. You get me? Does that make sense? Basta makapasa lang. Basta makapag-review lang. Ganun, di ba? So, always aim higher. Push yourself to the limit. Para if ever na hindi ka mag-top, dude, at least you pass the exam. Di ba? Pero yung goal mo talaga dapat mag-top ka. Okay? Okay, so meron tayong mga kasama ngayon. Si Engineer David. Hi. Isang license. Ano tawag sa'yo? Registered Mechanical Engineer. May license. Oh, may license. Okay, so pwede mo ba kami bigyan ng tip? Yung mga viewers ko, bigyan mo sila ng tip on how to pass the board exam. Engineer. So, yan. Basic lang. And then, biro lang. Mm-hmm. Yo, sa tip naman, una naman, dapat talaga, alam mo, handa ka sa board exam eh. Uh-huh. Handa kang, ano, yung pagsubok na, kung ilang buwan ka magre-review or malamang naman, re-review ka, ano, hindi ka naman punta doon ng suicide. Wala ka doon ng bala, ano? Oo, suicide yun. Mission. Suicide. So, ano, yun. Dapat handa ka at alam mo yung aaralin mo. Mm-hmm. Mm-hmm. Tsaka, dapat focus ka. Focus ka sa pag-aaralan mo. Kapag nag-aaral ka, huwag ka mang hinayang na magpahinga. Oo. Oh, yes. Maganda tulog mo, maganda. Uh-oh. Laging naka-aircon, gano'n. Hindi, charot lang. Yaman eh. Tama na electric fan. Oo, tama na. Okay, biro lang yung biro lang. So, ayun nga. Ano pa ba? Kinakat mo naman ito. Hindi ko makasih sa'yo. Kasi on the spot po. Oo, on the spot. Ano pa ba? Hindi. Hindi, tama yun, tama. Tama lahat ng sinabi na. Tsaka may mga tips pa siya na mas, ano, kasi may mga sinurvey yan eh. Oo, nagsurvey talaga ako ng mga engineer din, mga CPA, di ba? Ayun, mawibigat talaga itong mga ito, kaya may credibility mo. Oh. Kaya sabi ko, so, may sabihin nga pa ba? So, ayun, so, ano ba? Shoutout nga pala sa mama ko. Ma! Hi, Ma, love you! I love you, Ma. Pero hindi yan sa kanal. Tangay doon din yun. Nga tusok sa ano? Sa tildor. Yes! Hey, Lani. Nasaan? Nasaan na ba?
Lumala? No! So, commercial muna. Commercial muna. May nagdala ng ice cream. Sponsor? Hulaan nyo. Joke. May banat dito. As in ka ba? Kasi as in crush kita. Baklan to. Kinikinig ako pa. Ikaw itong bakla. Tsaka ito ice cream para sa kanila. Ito yung mga tubig sa daddy. Oo, gawa kang gabi. Oh, may flavor! May tubig. May tubig sa daddy. Nagkawa ka gabi, di ba? Late na kami mo. Dad, hindi mo lang siyang lagay masarap. Oh, bagay mo kala daddy. Ay, ano mo lang, lagay masarap. Yan, nice. So, ayun. May sabihin ka pa ba, bro? Thank you, JM, sa pagdala na ice cream. Yun, oh, thank you. Shoutout. Shoutout sa mga katrabaho sa RHP. Sa Tropang Techno. Vice. Oh, hey, Vice. Hello po. Sa technician dyan, kay sino yun? Oh, shoutout ka pala kay Melson Dalsin. Hello! Yeah, sa mga sa lahat na RHP employee. Hello, hello, hello. Thank you for watching my vlog. Thank you for support. Thank you. Ayos, ayos. So, yun. Okay, bye-bye na. Dodota muna siya. Dodota muna. Thank you, bro. Yeah, okay, share ng tips. Salamat. Peace out. So, this tip is from Engineer Lawrence Part. So, hello, Parts. Maraming salamat sa pagbigay ng tip. So, kaka-work ko siya sa niya dati. So, this tip is, tip number 7, know the concept, not the process. So, ayun, basta as much as possible lang, dapat you know the fundamentals by heart. Yung mga basic foundations ng bawat subject. Sa amin kasi, connected siya eh. Related yung mga subject. Related yung mga subjects namin. So, kailangan alam mo yung pinaka-fundamentals kahit, para kahit paikot-ikutin ka ng tao na nakit sa'yo, hindi ka na magpapaloko ulit. Yun yun. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Kahit paikot-ikutin yung tanong, hindi ka malilito, diba? Kasi may mga tanong dyan sa board exam na very tricky. Yung feeling mo lahat ng choices, tama. So, kailangan yung pinakatamang tao yung pipiliin mo para hindi ka na magsaktan ulit. Joke lang. dapat pinakatamang sagot. You have to really analyze each question bago ka mag-shade dun sa answer sheet. Yun lang. Tip number 8, condition yourself. Ito ding tip na to ay galing sa ate ko. Ate Sure. Okay. Condition yourself. Kailangan hindi ka lang mentally prepared. Kailangan physically and emotionally prepared ka. Kailangan pati katawan mo nakakondisyon din. So parang lalaban ka lang din ng ano, say ng basketball, ng boxing. Kailangan prepared ka. Yung katawan mo healthy, malusog, walang sakit, walang masakit sa'yo. Para day ng exam mo, yung attention mo, yung focus mo, nandun lang sa mismo exam. Okay? So, start to eat healthy and drink a lot of water. Eat ka ng mga brain foods. Search ka sa Google. Madaming nalabas dyan. Ako, ang brain food na kinain ko noon is nuts. Nuts. Palagi ako may peanuts sa bag nung nag-review ako. Kahit sa during my review classes, may baon akong peanuts. Kahit lagi akong pinipimples sa mani. Ang mas mahalaga nung time na yun is makapasa ako ng board exam. Okay? And then, banana. Banana is good source of serotonin. Serotonin is our happy hormone. So, every time na kumakain ka ng banana, malilift up yung mood mo. In which na, kailangan mo yun. Lalo na pag sobrang taas na, sobrang anxious ka na, sobrang taas na ng anxiety level mo, especially pag papalapit na ng papalapit yung exam, kailangan mo kumain ng banana para somehow yung mood mo ma-lift up. Chocolates, ganun din. Nakakatulong din yun. And basta kain ka lang ng healthy food and kailangan laging busog. Kasi mahirap mag-focus kapag gutom ka, diba? So, kailangan busog ka palagi. So, huwag na kayong magtanong kung paano ako nanabarang ganito. yun yung reason since 2017. The next is sleep for at least 8 hours
ideally, kailangan din na magpahinga yung katawan mo. Because tomorrow is another day, another review na naman, sasama ka na naman. So kailangan nakapag-rest well ka. Yun. And exercise din. Your blood needs to circulate well. Kaya galaw-galaw ka lang. Jumping rope, walk around. Excuse me. Yun, tsaka exercise can help can help to improve your memory and thinking ability. So, okay, so tip number 9, give yourself a break. So, if you think na wala ka nang ma-absorb sa mga inaaral mo, take a break. Pwede 'yun, okay lang 'yun. Magpahinga ka muna, manood ka muna sa Netflix and chill, or play a video game, or take a nap, or kung ano yung makakapagpa-relax sa'yo. Pero mag-set ka ng oras kasi baka mawili ka eh, baka hindi lang isang episode ang panoorin mo, baka buong series, buong season matapusin mo noon. Hindi ka na, mag-set ka ng alarm, kumbaga, example, one hour ka lang mag-manonood, 1 hour ka lang maglalaro, 1 hour ka lang mag-nanap. Yun, mag-set ka ng alarm mo para somehow naman eh, nakapagpahinga ka, and then back to work na ulit, back to studies. Don't forget to give yourself a reward. Example, nakatapos ka ng 3 chapters ngayong araw. Reward yourself. Bili ka ng milk tea. Treat mo yung sarili mo. Bili ka ng milk tea. Or maybe you can have an ice cream. Ice cream is my comfort food. Talaga, lalo na pag-stress ako, automatic na I'll crave for an ice cream. Automatic yun. Pag nag-crave ako ng ice cream, alam mo na. So, hindi ko alam. Nagawa ko na tong script na to kanina, yung binabasa ko ngayon. And then, biglang dumating si JM na may dalang ice cream. Oh, this is known! Joke, hindi ako nito. Okay. Pero hindi naman ako stress, sayo ko ngayon. Yesterday, stress pala ako yesterday. Kaya siguro niya ako din na ice cream. I don't know. So, yun. Give yourself a break. Especially kapag kinabukasan na yung exam mo. Calm yourself na lang. Huwag ka nang mag-cram. Nabalikan ulit lahat ng inaral mo in just that day. Nung balikan mo lahat, no. That's not a good idea. Kasi baka ang tendency ma-mental block ka kinabukasan. Ang gawin mo na lang is magpahinga ka na lang ngayong araw. Don't try to review everything all over again, okay? You know you did your best sa pagre-review mo. And this day, let loose na lang. Just relax. Pili ko siya kasi ito yung pinaka most important thing na kailangan mong gawin. You have to pray and meditate. Okay? This is the most important part. You can still remember during my exam, I'm praying sa bawat questions na nahihirapan ako nasagutin. And I can literally feel him. Like, he is... Nandun lang siya sa tabi ko. Alam mo yung nag-exam ako, pero hindi ko alam yung sobrang confusing ng questions sa sabi ko. God, please help me. Please. And then, alam mo yung parang feeling na parang nandyan lang siya sa tabi mo. And I can literally feel him. Nung nag-exam ako, like, I swear, promise talaga. Like, I can feel na he is guiding me through that exam. Grabe, sobrang thankful ako nun. Parang sobrang blessed. Iba yung feeling. Sobrang gaanong feeling ko. Yun yung time na ina-exam ko is yung sinasabi ko, yung psych assessment, yung 40%. Dun kasi talaga ako hirap na hirap. And you know, yun... Sometimes kasi you just have to have faith in you and of course in him, okay? So yun, sobrang importante nun. And there. Okay, so meditation. Meditation is also a big help for me. Lalo na nung sobrang taas na nung anxiety ko, sobrang taas na nung pressure, like lampas sa akin na. I'm 5'4" ako. Yung pressure ko, 6 foot, ganun.
like, hindi ko na alam kung paano ko i-handle yung pressure na nararamdaman ko. Then, search ako sa YouTube ng mga meditations guide, ganun, yung mga makikinig ka lang, and then you'll follow the voice. And then, I tried that before I sleep. Pinapakinggan ko yun. And sobrang gumagaan yung pakiramdam ko. And since noon, kapag stress ako, ganun lang ginagawa ko. So, it can help a lot. Lalo na pag nandun ka sa stressful situation or yun, during the board exam. It can help a lot. Okay? So, yun. Yun lang yung 10 tips ko. And then, yung tip nga nung kapatid ko, si Eyo, si Engineer David. Engineer David. Follow nyo sa Instagram. Ayun. But here are my final thoughts. Whatever the result may be, either you pass or fail, one thing I know for sure, that you're a different person now. You've overcome another challenge in your career life, and I'm so proud that you gave it a try. So I'm congratulating you in advance, and God bless. Maraming salamat sa panonood, and again, thank you so much sa 51,000 subscribers. Ko naniniwala sa akin, sumusuporta sa akin, sa amin ni JM. Maraming salamat sa inyo. And ayun, yun lang. And ayun, dito ko natatapusin tong vlog na to kasi nga, ay makikita pa kami ni JM, hindi pa ako naliligo. So, I better go and be good to one another. Bye-bye! Thank you! Mwah!